Hello guys, good evening and welcome to our sixth session of our subject ITPE3. So this evening we are going to talk about data binding. So data binding is just data binding is actually the the progression wherein you are going to tackle on the management of data, no? So it is a mechanism in XAML application which provides a simple and easy way for Windows runtime application using partial classes to display. So this in comes with the interaction with the data, no? And then the management of data is entirely separated from the data is displayed in the mechanism. So data binding allows the flow of data between UI elements and data objects on changes. Then it reflects the updates automatically to the UI element. UI is user interface, no? And vice versa. So it is also possible to bind not only data or standard data sources, but also another element on the page. So there are three kinds of data binding. First is one-way data binding. Number two is two-way data binding, and number three is element binding. By the way, guys, our objectives for this evening are as follows. Number one, discuss Windows operating systems data binding. Number two, value the importance of Windows operating system data binding in desktop applications development. And number three, understand Windows operating systems data binding in its applications and applications development. So what is really is data binding? Now, as you can see there, data binding is a two-way process for the development of entire processes. And it is also found on Android applications. So not only with the Android, but also in desktop development. And as I've said kagina, data binding is arbitrary to the application that is XAML, which provides a simple and easy way for runtime, so Windows runtime application using partial classes and to display and interact with data. So let's go with the one-way data binding, no, so that we can have the demonstration later on. So for the one-way data binding, this is bound from its source and then the object that holds the data to its target. So the example of data bind, the projection of data bind is found on the output, no? So let's have a demonstration of the one-way data binding, no? And this time, I'm going to put some emphasis on the coding sequence. So sige, before we have the demo, para isad lang gid kapag demo, no? Let's the another one is two-way data binding. Let's discuss ana guys ang what are data binding, no? When we speak about two-way data binding, this refers to the user is able to modify the data through the user interface and have the data updated in the source. So for example, if the source changes while the user is looking to the view and you wanted the view to be updated. So two-way can be processed on the interaction for the development actually nagdugang kaman lang guys kadang fields, no, sa the two-way data bind. So later on sa example natin mamanaan nyo da ako na yung itsura na. And then lastly is element binding. So when you speak about element data binding, this is just referring to the possible bind that is not a standard for data sources, but also this is another element on the page. So this one, you have to create application called element binding in which slider and rectangle are created with sliders. So yung output nyo kada karon guys, pwede ninyo ma-enlarge or pwede ninyo ma-enlarge or ma-pagamay or mapanggod. So may slider ka mo, like for example, sliders. We're in the zoom bala guys nga feature. So that is the example of element data binding. Okay?
Okay, let's finish the slide. For your activity 8, it is this is activity number 6. I'm sorry, no. Why you may edit the slide. So this is activity number 8, activity number 6. What you're going to do is you're going to create data binding application using Visual Studio. So and then your reference niyo will be lesson 6, 7 or 8. So ano lang ka makaisa guys, pili. Then choose only one and you're going to create it. So as I've said, ang data binding naton is one way data bind, which is a demo naton, two way data bind, which is a demo man naton, and ang element data bind. So later on you will see the demo, no? So I'm not also guaranteeing the success of the demo guys ha? But the remedy for this is that I'm going to get the source from tutorial's point, so that nga copy paste lang naton direkta. Para nga dang hindi ibla kita magsala sa dang ano ka coding. So later on guys, i-ano naton ha. So for the code of the day, what is the mechanism in XAML application which provides a simple and easy way for Windows runtime apps using partial classes to display and interact with data. So our code of the day is also our lesson for today na. So kagina kung dumduman ninyo yung lecture natin sa puno-puno ang madaya sa bad na. So guys, ad asta per sapientia to the stars through knowledge. So this time, we are going to have a demonstration of data binding. Okay? So ang first natin nga data bind category will be ang one-way data bind. So let me just present my screen and then we'll start the demonstration. Okay, so first things first, turn on your Visual Studio. Then what you're going to do is you're going to create new project. Then you're going to select blank app. So make sure nga sa para just as here. And then sa Universal Windows na patang guys ha. So ang inyong tag will be C# XAML. Windows, Xbox, UWP, desktop. So, amudaya. Then, next. Okay, so sub, the project name will be, ang project name natin will be, okay. So, our project name, okay, one-way data binding. So, one-way data binding. Okay, so ang pangalan natin is UWP one-way data binding para hindi ka mo magsala. UWP one-way data binding. So one-way data binding. UWP one-way data binding. Okay, so after that, or siguro mas manami, one-way data binding. One-way data binding na lang. Bulaan nyo lang yan, UWP, no? So, one-way data binding. One-way data binding. Okay. So, then you have to create. Okay. So, this one, ma-appear ang UWP ninyong platform project. Then, press OK. Then, your one-way data binding application will be created. Okay, so this one, guys. Okay, diyado kita sa overview. What we're going to do, we can close this. Pwede man hindi. All you have to do, guys, is to double-click the main page. And because dua ang aton, ano, no? So what will happen is we are going to tackle the... Okay, so this one, anay ang sa ano ninyo. So we're going to get the code for the main XAML. So sa main page natin is you have to double click this. Nah.
So, amunda guys, tsura niya. Okay? Pero, i-modify natin na karon barbay because itong gin-copy natin nga code, i-control A lang, then delete. So, then, right-click, i-paste ninyo guys itong gin-copy natin kagina. Okay, so, amunda ko ano. Okay, kung makita ninyo, pag copy-paste natin katong code kagina, amunda nag-appear. So, kung i-ano natin, ipanggo doon, manaton 25%. Kung manotice ninyo, may magwa di nga name kag title. Na. So, why pa da guys? Why pa da matapos, no? Ang may text box di kag may ano di, may text box kag may label. So, nagdugang da di sa code yung ginbutang natin di. Na. So, text block, name margin. So, makita nyo di, nagbago yung code. Then, ang ikaduan natin will be pagwaon natin ang sa ano na, ang sa main page that XAML natin. So, okay, so yagwa na sa main page sa so ya, copy paste natin da. Okay, then then pag-on naton guys ya ano naton ya main page that ang CS. So as you can see ang sa main page in right click lang naton then makadto kami sa view code. Okay? Okay, again main page XAML then right click then view code. So pag view code ninyo makadto na kami sa CS. So kagina sa main page that ano then right now sa CS na kita. So browning nyo di is delete nyo liwat. And then ang gin-copy nyo is i-paste nyo. Okay, so supposedly this one will be on the summary again. So di. Na. So lang tawa naton. After that, balik kamo sa main page.xaml. And then sa local machine i-click lang ninyo siya. Okay. So, amo da guys, ang one-way data bind naton. Na. Okay, so nag-successful kita sa ginobra. Thank God, abi ko mapalpak na naman. Okay, so amo da guys, ang first naton nga ang one-way data binding sa activity natin for this morning evening. Then screenshot lang ninyo daya pati ang process na pag-ubra ninyo. And then amo daya activity ninyo. Or although pwede i-demo ko man ang two-way data binding no lang taon natin kung mag-successful man. Okay, so i-ano ko lang ana guys ha? I-close ko lang. Okay, so i-close ko man daya ang kabilugan. So muda guys, ya ano na? Ya gwa na kon sakto ya code nga gina-copy paste naton. Ite ano ko lang diyan code ah. Ipang butang ko lang diyan karon guys sa Word kag ibutang ko diyan sa i-post ko diyan sa dang ITPE natong FB group para maamo diyan gamiton ninyo nga coding. Okay? So two-way data binding kita ha. Ano kay ginang bago lang natong ginobra one-way data binding. So mabra duma kita ka two-way data binding. Ginaano ko lang guys ya code, gina-review ko lang liwat na nalantaw ko lang. So sige, medyo malawig-lawig away ya code sa ng ano no. So start kita from the very beginning. Open nyo guys ang Visual Studio nyo. Then create new project. Then pangitaon nato ng blank app, okay? This one. Then next. So this time is two-way data binding, no? So ang file name ng ano natin is two then way, then data, then binding. So, yeah. So, I'll give you a few seconds, no? Para i-lantaon it may add the file name. So, two-way data binding.
Then after kada guys, you have to click create. Then magwa ang UWP project nga ano na window platform. So i-okay lang inyo. Then ma-create project na siya. Okay. Na. So the same process no, kaginobra naton. Kagina. Kadto na kamo anay sa main page. And then double click ang main page. Okay, so pagwaon nyo gid anay adang anon di ang display. Okay. So dang display niya is para sa 13.5 surface book ana ka laptop na window. I-close nyo anay da di. So balik kita to sa coding no. Ang sa two-way data binding sa main page. Amo diyan HTML daya guys ha. Ang gina-copy paste naton. Gina-copy paste na naton diyan para hindi kamo magsagad encode. Otherwise i-encode nyo gida isa-isa. Kay malawig. Kay pwede man guys ha. Why ta kamo ginatudloan tinama da. Shortcut lang daya. Kay kung i-encode nyo diyan medyo malawig pa. No? Pero kung gusto niyo mag hard coding, okay man. Tigaring ano ano oras kinyo katapos. Ang i-ano lang naton diyan ugaring i-discuss lang nato kung ano butang balon kada mga grid, ng mga height, ng mga label, ng mga margins. So, ma-discuss makamugyapon kada guys sa HTML ninyong subject. So, the, para madasig kita, inambal ko na kaninyo nga HTML daya. I think may subject man kamong HTML nga coding mo. So, I think there's no, though, discuss lang natin yan next time, ah, ang hard coding nga daya. Ikon i-discuss, i-ano nyo pa da, i-encode, pwede man, kaso malawig. E dyan yung dada isulat to. Dyan yung dada sa design. Sa main page. Si so, dyan dada. Take karon i-delete nyo anay da. Kag i-copy paste dito to kayo na itong gin-copy ninyo. At ito gin ho, i-paste nyo da yan. Then, i-check nyo ang gwa na. So, the same kaginang sa one way, may output na siya nga magwa de. Ito ang effect ka ng code nyo gin-copy paste nyo, dyan dada dito no. Hindi nyo makita kay gamay. So, kung surface book da, diyan na makita sa upper left portion ka screen ninyo. Pero kung gusto niyo lang tawo, example 25% or 33%, makita niyo do din diyan gid na. So ang gwa na name, age kag display. So ang label, ang age label, ang display is command button. Ang dia is text box 1, text box 2. Kung gusto niyo manual, addo kamo sa toolbox de. Kag ipang download da ditong checkbox, combo box or kung ano nga boxes da to makita niyo di. So yung makita niyo diya is as I said label, duwa nga diyan label isang daw name kag age. Ang diya is text box da, text box 1, text box 2 and ang diya is command button, so command 1. So do pareho man siya ka kung man notice ninyo kung nakagi ka mo program sa Visual Basic, do Visual Basic siya. So do pares lang. Pero C# ang ginagamit natong tulad. So ang ugaring ang mga rows and columns diyan na din makita sa dang ano sa code ninyo. Na sa jaw sa mga height, sa mga row definition, diyan na din daw na. So kung makita niyo may mga kurit to. Pag pindot ko malang ka code na row definition, makita niyo doon may mga kurit to. So ang butang balon row ang nga anang ano, nga dang guide na. So much for that guys ha. Hindi man kamo mag-encode, copy paste lang kita anay. So, para maintindihan ninyo bala. Then, after ka dyan, nakabutang doon kita sa main page ta. Ang obrao ninyo is i-right-click ninyo ang, ano, tandaan, right-click ka ang main page. Then, view code. I-click nyo ang view code. So, sa view code naman, ang kopya ko nato, yung makita ninyo, main page, .cs na siya. Hindi na siya it, XAML. So, ang XAML kayo na nga page dia ng dukaroon ng CS. So, brown natin is, i-copy pa rin natin ang code na sa dalom niya, which is ang dayo, para dyan sa two-way nga data binding. Sabay pa mag-success na. Then, right-click natin, copy. Then, i-delete natin siya na, i-control-A and I, then delete. Then, i-paste natin ito itong ano. Make sure nga white, bilin guys ha. Right-click and then paste. Na. So, ang code nga gin, ano natin, so makita ninyo may pula pa. Oh. Ang pula nga dyan sa laan na siya nga line. So brown ninyo pa sa kaon lang ninyo da.
para hindi siya maano pagbasahon. So kung may makita pa ka mga pula dyan sa LADA, so why na siya pula? Meaning to say, ang code na gin-copy natin, okay na siya. So kung makita ninyo, may mga set kag value, kag if statements, no? Na pareho man sa programming ninyo, karang nagligad. O garing, medyo komplikado dun gawa daya ng ano. So nga nga formula is this one, string message plus person age years old. So kay karon makita nyo din, makompute ka mo ka name kag age kag i-display niya. So kung i-run na to na siya, ang mga naligwa na. Okay, come on, come on. Hindi lalaan magsala. Okay, very good. Why nagsala? Okay, so this one. Example, Salman, 26. I-click nyo display. Magwa, Salman is 26 years old. So, islan ko na si Salman. Lang ko di ayan, Wafu. Na. 41. Hindi ka mo magkadlawa. Lulo, lulo, tito dun si sir nyo. Ayan Wafu is 41 years old. Okay? Okay. So, amo dada guys. Yes, two-way data binding nyo. Okay? Yeah, dahil why kita nagpalpak tonight, no? Ang i-demo ko naman, ang last ninyo, ang last is, ano ganitong klase? The element data binding. So, this one is two-way data binding, no? So, i-close po ha. I-close natin, bilog. So, diya, element binding. So, yung gawa na, may ano siya, may slider. Na kung i-slide mo siya pa right side, mahanggod ang rectangle. So, modaya element data binding. So, yeah, file name natin is element binding lang. Na, tandaan ninyo ha, element binding. Okay, so I think ang ano na is the same man siya. Sa element binding, wala may nabutang di guys nga para sa .cs. So, expectedly, ang brown lang natin is para sa main page. Okay. So, try natin ah. Try natin. So, double click lewat on Visual Studio. So, create new project. And then, blank universal ano no blank app then next so ang title ka application ng brown naton is element binding sala le na okay so element binding na siya no then create. So, ma-appear naman eh, ang UWP ninyong window. Then, okay lang. Then, create. So, tandaan ninyo, ang brown natin, doon sa main page lang siya. Okay, why man to may nabutang nga, ano guys? So, ng sample natin de. I think, wala man kung may makita din nga sa, ano, nasa CS. So, butang balon sa main page lang siya. So sa element element ano niya value copy niyo nang daan and then this one double click the main page so i-encode niyo da guys na hard coding dapat pero para madasig kita i-copy paste lang nato na eh, importante intindihan niyo kung ano daya di XAML na HTML na dapat pero XAML na siya na convert na siya sa XAML. So, ang XAML is HTML with added features ka mga JavaScript or probably may injected na Java code. So, name mo siyang XAML. So, yung brown nyo, isla natin da. Then, control A. Then, delete. Then, itong gin-copy natin na to guys, i-paste ninyo. Okay, nabla. Na, so, yeah. So, lantaw natin, i-run natin sa directa. Why na kinanglan sa ng CS? Na direkta na lang sa ano, sa main page. So pagbutangan niyo sa page, direkta lagi start. Okay, so kung makita niyo daw na this one kung samtang gina-slide ko siya nagadako. So mo daya data binding ano ninyo nga ano,
na activity. Okay, so pili lang kamo guys, sabi yung demo ko tulad ng gabi, pili lang kamo isa. Pero kung matandos kamo, tiin mo on yung tatlo. Okay? So pili lang kamo ah. Pwede nyo one-way data binding, two-way data binding, or ano. Or kung gusto nyo, i-draw lots natin kung sino kaninyo maubra, ano, one-way, two-way kaga element. Mapos mo lang guys, mag-ubra. Anyway lang tutorial, nga karon i- ano ko dyan karon guys sa inyong ano. I-post ko daya sa inyo nga so balik kita sa ano naton. Okay, so stop ko na presentation. Okay na. Do you have any questions? Yo, this is Sir daw sa tunto lang nag-successful abiyad ang activity na dukaroon nga gabi no. Tatlo pa yung demo ko pa why pat may nagpalpak blow na si tikal-tikal si Sir. Because nga sa source mismo ako nga code nagbuol. So ang code nga ginagamit naton sa mga module naton mga tiko dato. Code karon nga ano nga ginbutangan ko sa lain nga source, i-copy paste ko lang pa kadto sa Word and kamo lang bala karon guys mag ano. Kamo lang bala ano karon sa one way two way kag sa element binding. Ang element binding guys isa lang to na kamo magkanto sa CS. Hindi niyo na pwede force to ano. So kung medyo gadali kamo guys ang suggestion ko ang element binding lang yag ano ninyo kay isa lang to kapag copy. Pero kung gusto niyo testingan ng one way kag two way data bind, ang actually ang two way data bind nami ay ang age niyo bala pwede niyo maislan-islan. Or pwede ninyo ma-ano ya input, ma-islan bala, ma-experimentuan. Din kamo ma-experimento, tuya sa source, sa coding, sa code sa main.xaml, tuya kamo testing. Pwede nyo to ma-islan ang mga fields. Pwede nyo madugangan na, like for example, sa mga thesis ninyo, sorry, or ano, nag-kinanglan kamo ka mga, actually, sa, ano, hindi nyo kinanglan mag-hard coding kamo mo. All you have to do is to drag and drop. Ang tungbala sa toolbox kayo na, pwede nyo i-drag ang mga text boxes, mga ano. So meaning to say, pwede ka mo ka-design ka mga text box, mga elements na pwede ninyo obrahon. Like for example, pwede ka mo ka-obra ka mga calculator, or pwede ka mo kadang butang ka-inventory system. Kung inventory inyo, may ano ya, elements ka-inventory, butang ninyo dato tanan. So i-research nyo kung ano ang elements na, tapos butangan nyo ka mga text boxes kagano. So sa front end ng program, hindi do kamo kinanglan nga mag hard coding kay pag drag and drop ninyo tong mga text box sa toolbox, alin sa toolbox ya tanan-tanan nga boxes mo, mga label. XAML. To yan yung makita ang tanan nga code. So hindi na kamo mag hard coding. Ma hard coding kamo kung may troubleshoot. I mean katong una naton bilang gin copy paste sa tumong una naton activity. Kung nagpalpak bala, kita ninyo may nagapula sa dalom ka code. Ang pula nga dito means ang error. Meaning to say, hindi siya tadlong or may dyan ka mga conditions or variables na wara santo sa code. So, muda nga nagsala kita. Imanan nyo guys, kung mag-copy-paste pa ito sa module, yung module ninyo, ang font nga ginagamit ko, Fira code. So, hindi siya kaigo sa inyo. Ano. Ito, ano mo, unlike sa dang ano galing ay tikon go na hindi magana kung i-copy paste niyo meaning to say tadlungon niyo yung code so dapat kamaan ka mo magbasa ka code bala so not necessarily nga sa uluhon niyo actually ako hindi ko guys ka sa ulo ka code kaya naman an ko lang is ang structure niya kag ang kung paano i-interpret kung ano yung mga value kag variable like for example kung height ano na siya kon row ano na siya. To pareho kay inabala nga pagpindot ko sa code, kita niyo man to sa main. Ato bala sa two-way ano kay ina, two-way data binding. Naging click ko lang ang row, may makita kamo dayon nga dang daw line nga blue nga naga-across sa screen. So those are simple things pero markers na sila tawag. Ay insa that is to remind you kung ano daa ang ginpindot mo diyan or ginbutang mo nga ang line nga daa para sa ano. So ang line niya to para sa rows, meaning to say pa right side. No? Di ba sa Excel ninyo ang row, makita ninyo sa kilid.
ang column sa babaw na. So, the same man siya, guys. Kaya pareho lang sa nga ano mo nga platform. Ano nga platform ti? Of nga ano eh. Nga services or product. So, amo da guys, ang medyo may similarities anda sa mga ano ninyo application sa Microsoft Excel. So across platform di ay ano ka Microsoft. So medyo may hint ka doon bala kung paano mo siya plaster. So I hope guys nga sa demo naton tulad ng gabi may natun-an ka mo kag kung paano ninyo imuon ni activity ninyo. So karang nagligad gani nga ano yung activity naman may tag isa kami ka activity nga ano nga for one way, two way or data or element. So kamo pili lang kung diin inyo gusto. One way, two way or data bind nga isa. Basta tandaan niyo lang ang ginatawag ng data binding is ang definition ka data binding is ang data which is nga nakabutang sa isa ka platform ginabind mo sa isa ka application nga gusto mo ihimuan. So ang first nga dato is ang sa mag-display ka mo ka ano ka ano to ganing in-display natin kay na nalipat ako guys. Gin-display natin niya ang sa first example. Gin-display natin ang name kag title. Ang sa ikaduwang example sa two way, nagbutang kita ka name, age kag ang display nga may button. So this one medyo komplikado gawata na compare sa first na sa one way. Kaya dapat may input ka kag may nagbutang ang input niyo sa text box nga duwa. Sa text box 1 kag sa text box 2 which is nakapangalan sa name nga label kag sa age nga label. Pag pindot ninyo sa display nga command button, nagwa dayon ang I think label man siya ang sa dalom pero naka-output na siya. So sa nabutang this example Salman ang name, age niya is 26. Kung pindot no ka display, may text box nga magwa di sa dalom nga Salman is 26 years old. So sa two way na siya. Whereas nga sa last nga example ang the element ang slider lang. So kita ninyo ang square nagasamtang ang gina-slide niyo siya nagadako. So those are the elements of data binding, no. So data binding is this is somewhat ideal sa mga programming na gusto niyo ibutang, no. Nga guys, like for example, as example nato nga daya, hindi la kamo makontento diyan. Actually, pwede kamo ka-add ka mga command button or text boxes. Experimentohin yung bala ang idugang ninyo. And then kung ano yung mabutang sa output. Tapos ang modigwa na. So sorry kada samtang nga nagadugang lang ang dugang ang nagagudugang. Ang elements niya kaga ang statement nagaduro ang nagaduro. Pero insindihan mo kung diin nakabutang ang variables. So tunanin nyo tuya sa may main. Ang modigani nga dapat tunanin nyo sa main XAML. Experimentohan ninyo. Kaya dapat kamaan ka mo ka ginatawag nga HTML, no? Kag XAML. Ang XAML is a evolved version ka HTML ninyo. So naka HTML do ka mo nga subject. Yung HTML plus JavaScript or Java or may mo na sa XAML. Na. So ang XAML nga element ma actually hindi na siya native lang sa ano sa sa dang Microsoft na platform, no. XAML da tawag nanda sa ano sa dang Microsoft na platform, pero kung makatuon ka pagid sa lain na platform like sa PHP, lain man day tawag nanda. So hindi ko kadumdum, hindi ako kumaan kung ano ang tawag na kada sa PHP. Hey, medyo hindi ako gawa expert sa PHP, no. Kanya-kanya maladang expertise. Medyo inclined ako guys sa Windows kag sa Microsoft nga applications. Diyan ako mas knowledgeable, no, sa Microsoft nga platform. So kung may matudlo kaninyo ka PHP which is equivalent na kada ang sa UWP ninyo, pwede man. The same man na siya. Pwede man itong mga elements nga imuon naton, like for example ang sa mga text boxes or pwede man na siya. So, pwede gani nga, guys, amo lang dyan limambal ko, no. Actually, mag-thesis ka mo, sorry, hindi madap nga kinanglan nga dang grabe, gid ba lang ang mga computer language na gamito ninyo.
Yeah, importante lang. Maskin Excel gani, pwede nyo magamit. So yeah, Excel po gagamit man sa ka-scripting mo. Kag pwede man kamo kada butang ka front end sa Excel. So kun matandos kamo mangita ka tutorial sa ano sa YouTube, duro da diyan. Duro da diyan. Na mga inventory system nga da nga ano mapos lang da guys sa Excel nga imuon. Pero dapat tun-an yung madaya ng subject naton. At least may idea kamo sa VV sa scripting nga ginatawag bala. Hay pwede niyo sa ma-apply sa gusto niyo nga obrawon. Like for example, mag-drag, ang mapos lang abi kada day sa UWP. The parliament ka visual, visual basic bala. Ito ako guys, medyo i-background ko sa programming sa visual basic kid ako nasa alin karang una mo. Yung mga libro ni Nieto nga dali nabasa na munda. Maano siya, ugaring tulad nag-evolve dun niya visual basic da karang una. Pero tulad ang tawag na Visual Studio. So, muda. Although pareho lang ya ano na, ang mga pareho lang gawayad ang ano, karing nag-introduce na kadang XAML or HTML sa dang main page. Na, muda, dapat duwa yan na tunan nyo. May knowledge ka mo sa HTML, may knowledge man ka mo sa VB Script or sa Visual Basic or sa Visual Studio. So, medyo, ano, abi ang front-end ka back-end ka programming do karo guys, medyo komplikado. Duwagin dito na ninyo. So at least amo da. I don't know lang kung naging na-id-id ka mo kada ka HTML ninyo karang una. Or magbasa kada. So no need nga anong gid ah. Nga expert ka gid mag-coding. All you have to do is to man-an yung para sa ano na code nyo da. Kag ang plus star na kada. So like for example, to kagina tong mga height rows kag ano. Basic na sa HTML mo kon ano. Ay sa uri guys, ang programming hindi do kinanglan na sa uluhon niya code. I-obrahon niyo lang is ma-drag and drop lang. So muda. Then ma-hard coding ka mo kon may troubleshooting na. Like for example, sa la code, way gasanto sa dang anang nga main page kag sa CS. Ang purpose ka main ganito is ang sa ang itsura niya sa atubang main da siya. Ang CS nga da is ang background niya, ang back end. So ano da diyan gakatabo sa back end. Ano dapat ka man ka magbasa. So kagina mo man to. That is why gani basahan niyo yung module niyo. Kay duwa da yung ginatao ko kaninyong example sa code, ang front end which is HTML. Kag ang back end nga dang programming. So duwa kada yung ginaprogram naton ang front end kag back end. Kung hindi dasan daw magsanto nga duwa, meaning palpak, hindi magsanto. O hindi mag-run yung program natin. Pares ka itong sa first app nga ginobra natin bala. Pero at least na remedyohan natin sa front end lang. Ang second nga itong app nga itong sa ads, front end man itong yapon. So, moda. So, I'm hoping this week makakomply ka mo ka ano naroon. Hindi sa module pwede man may coding. Pero kung gusto ninyo nga tadlong nga code, i-ano ko lang siya. Copy-paste ko karon sa ano, ang one way lang ana isa isaon ta ha one way tapos ang two way sa sunod man or sa sunod nga ina hindi niyo pag dunganon may base magsala ka mo bala or pili ka mo ka isa no ka ano ninyo kundiin so muda may pamangkot guys may questions do you have any questions? Okay, sige. So since nga wara man at question, if you want to ano pa, tamdan yung liwat yagin lecture natin for this evening, you can actually go back later on. I will post the video, no? If I cannot do that, please remind me to post this sa ITPE ninyo so that may tamdan ka mo kapag ubra ka ano ninyong applications. Okay? Okay, salamat. So, thank you guys for listening and attending our lecture for this evening, no? I'm sorry kung nag-autod linya ko dyan kaninyo sulod na nag-aura nabi, no? Ako gani, hindi may idea ano ko de. So, I'm hoping that you can next time or probably sa replay ka dyan, ma-okay yan ang video kagaya mga samples natin sa ano nyo. Now, for the best settings of the lecture and samples, please set your ano your YouTube ang ana bala guys nga ano settings sa 720 or 1024
720 or 1024 nga ano kada sa dang HD ba lang nga ano kung gusto niyo kitaan nun ang gina-display naton di sa mga video nga ano na niyo nga nantawon ay para makita niyo klaro yun ang ano na garing gakaon na siya ete hanggod nga data guys mo so alam lang sa cellphone kung makita niyo at mayad kabay pa makita niyo lang kung hindi i-post niyo lang yan ano i-post niyo ang video tapos i-enlarge niyo yung screen. So para makita ninyo 'yan ang ano ka code or ang pagobra. So sige. Some more inquiry, some more ano. Now yeah, dugid ko kaninyo no, kay duwa dugid ka activity ba lang palpak naton. So this time gin actually why ko jam testingan. It so happen nga ya code nga gin gamit ko sa source ko nagalin gid. So wala ako nagamit kadang ano. Kung kita niyo kapon sa module ninyo. So, ang sikreto kada dyan is kung makita niyo gaprang lapaw yung linya sa another line, ipasakaon yun ninyo para nga magtadlong. So, amo day gwa na. No? Pwede man kamo gyapon ka base mamba kamo white polos yung module ninyo. May dyan gyapon. Ang ano lang ninyo, so that may ubrahon man kamo kag makainsindi kamo mag-coding, ang line nga tiko or ang nagasunod sa next line, ipasakaan nyo lang siya pababaw. Then, mamanaan nyo dahil nga nagsaktobra ninyo kaya ang color bla. Bla sa coding, makita ninyo yung color coding, nagalain-lain yung color niya. Kung magpareho ng color niya, kagwara na siya gapula sa dalom, meaning to say, sakto ang ginobra ninyo. Na. Okay? So, salamat gid sa pagpamati itong tulad ng gabi. And God bless us. And I hope that so thank you guys for attending your class this evening, no? Shout out kay Angelo, kay Clea May, kay Henry, kay Joyce Ann, kay Piona, kay Ronella Marie, kay Rose May, kay Vincent, no? And sa other guys nga nag-attend. So, sige guys, thank you. Don't forget the code of the day, ha? So the question is, again, what is the mechanism in XAML application which provides a simple and easy way for Windows runtime apps using partial classes to display and interact with data. Okay, sige. So, salamat, Gid. Thank you. Stop po na guys ang recording, ha? Okay, guys, that was the replay of the first meeting natin nga ano para okay, guys, good morning or good afternoon and I hope that you already have your your application no ready for checking. Okay, so dugang ko lang I was thinking about the first recording because the demo was all there and I don't want to ruin the applications. And sige, dugang ko lang gid. I'm going to share my screen. This is the beauty of having the new application. Kung madumduman ninyo guys, yung mga ano naton diyo. So expand ko lang ha. So kan makita ninyo amo day apps nga ginhimo nato no tong Hello World, tong Banner, tong One Way, Two Way Element Data Binding. So far amo lesson da. So ang why ako kadaya guys gin why ko desan nagin package no. What I mean about the package is that ginaran nyo lang siya kag gina ano. So automatic do da nga gin himo ka inyo nga Visual Studio no. So kung makita ninyo wala ako ginopen ang Visual Studio pero kung i click ko daya, like example daya o na. Okay. So, ang Hello World ninyo, ari na. Automatic nga pagpindot ko, nagwa na siya. Maskin why ko gin-open ang inyong Visual Studio. Kaya naka, gin, as I've said, gin-package na siya ka Visual Studio ninyo na the form na i-display sa output. Tapos, gin-install niya sa inyong start menu. So, kung makita ninyo, yan ako liwat ha. Ang sa the data bind nga itong ginawa natin, one-way data bind. So, amo day activity natin. Okay, so, full screen.
Amo na siya. Go na. Ang sa two-way. Na. So, kung itong program bala. So, isla natin ha. Na. Okay. So, kung change natin. Kung naka-package na siya, no? So, I mean, what about package is that automatic again install kay inyong Visual Studio sa operating system ninyo. So, muday guwa na. So, dito kita mag, ano, karang una galibog ulo mo or not, naton, kung paano siya iparan ba lang, ano, dito karon automatic now. Na. Okay, so, more of the activities will be presented next meeting. And I hope that you can join me on Monday sa ano nato, no? Please, guys, attend our class next week. Although holiday siya, para hindi kita mori sa ano nato, kay midterm kag sa ano nato, midterm kag sa schedule nato sa activities. So although pwede nyo man gapon ma-obray iban activities nyo, like makanto sa patio or ano. Pero sa liwan do lang adlaw siguro, no? Please attend our class. I think why man sanda nag I think yung school wala man nag ano nag hambal ka academic break. Lantaw na naton kung masem break sanda. Pero daw ay man sana all eh sa iban nga schools kita ko sa West kag sanda may academic break sanda aton guro why base. So padayon kita guro ka klase naton ah. So salamat gid pag-attend. Although, ang iban kay na pagkita na ka-replay, why doon na naglantaw? Hayti mo man na naka-post to ya sa ano naton. But anyway, I hope that you learn something out of this. If you do want to come back and create your activities, please go to the video presentation sa ano ninyo, sa FB group. So, sige guys, salamat, kid. And mayong hapon sa tanan. So, stop ko na recording, ha? Any question, Del? May question ikaw? Why, man? Why, sir? Sige. Salamat ka doon. Thank you, Del. Okay. Sige, guys. Bye-bye doon, Anay. See you next meeting, okay? Thank Elena. You, sir. Bye-bye. Bye-bye, Elena. Good evening. Good afternoon. Aisa, good afternoon. Good afternoon, sir. And Vincent. Sent. Hello. Bye. Okay. Sige, bye-bye guys ha. See you next meeting.